kapag sa inyo lahat. Pasensya na kayo. Lately, madalang akong makagawa ng video eh. Kaya ito, nagawa-gawa, nagmamadali. Kasakit lang. Ito pa, natarangkaso pa. Kaya, yung pong ibang ano, repair, medyo repair po ng air gun, wala ditong wala ditong deadly weapon or yung sabi natin, walang guns. Air gun lang po ang ating ginagawa. Itong air gun na ito ay sometimes ginagamit sa competition. Yung iba naman ginagamit for their own pleasure, plinking, pampalipas oras po na hobby naman talaga. Marami nga po mga nag-retire sa atin sa government, iba sa mga private companies na na-encourage ko maging hobby nila yung air gun. Kasi talagang sa akin, kapag yung ganito, pumunta ka sa bundok, pumunta ka sa ano, and then doon ka nagpa-firing, kasi hindi naman po pwede sa firing range po kasi, doon sa mga guns, sa firing range sila. Kaya lang magastos po yun. Pwede rin po tayo doon, kaya lang magastos po doon kasi babayad ka ng membership, then minsan babayad ka ng entrance. Kaya po yung ginagawa ko sa akin, sa part ko, parang umakit ako ng bundok as in hiking. Bit-bit ko yung mabigat kong air gun. Dala-dala ko siya para pampadagdag ng weight. Ganyan. Para kung may binubuhat. As in like yung air gun ko parang mabigat na siya eh. Marami na siyang accessories. At inuulit ko po, hindi po ito deadly weapon or guns. Ito po ay air gun. May kukonsider natin as isang hobby. Kaya nga, toys for the big boys. Hindi po pwedeng laruanin ng bata, although laruan siya ng malalaking mama, pero hindi siya laruan ng mga bata. Kasi, kagaya rin nung, ano, yung pellet nila na, yung mga pellet gun para sa mga bata, yung mga BB ang bala, yan, kahit po sa bata, medyo pinagbabawal na rin yun kasi tamaan sa mata ng mga bata. Kaya ito po, hindi rin siya toys for the kids. Toys for the big boys na po siya. Air gun po ito, ino-operate siya ng hangin. Pumuputok siya, tumatalsik yung pellet niya dahil doon sa pressure ng hangin. Kaya, ang nandito sa harapan ko ay dalawang air gun na hindi po ito for sale. Ito po ay pina-upgrade sa akin nung may-ari kasi alam niyo naman yung CO2 kapag CO2 yung gamit mo or let's say compressed air na yung ginagamit mo as source of power, kapag hindi regulated, hindi mo siya po pwedeng malagyan ng mas maraming hangin. At saka nangyayari doon, hindi siya ganun ka-accurate at consistent ang pag-shots niya. Yung accuracy niya, hindi rin ganun kahusay kapag regulated na. Pag sinabi natin regulated, pantay-pantay. Yung mataas na source mo ng power, which is yun nga, yung hangin, kung consider natin as pneumatics na, pantay-pantay yung ibinibigay niyang hangin dahil doon sa kanyang regulator. So, ito po yung isa, as in, ano na sila, mga dati na silang pneumatic or pre-charge yung hangin niya. Dati na po siyang ganon. May tanke siya. Yan, pareha silang dalawang air gun na to. Magkaiba sila ng ano, yung isa yung steel, yung isa naman ay steel pa rin, kaya lang stainless siya. So, magkaiba rin sila ng paraan sa pag-convert, sa pag-adapt ng mas malaking tanke
at saka nung regulator. Magkaiba po sila ng proseso. Pero same din po ng materials. Kagaya nito, itong ako. Nagandahan lang kasi ako dito, kaya sabi ko, i-video ko muna siya. Ito ay pistolized, yung pistolized ha, pero hindi siya gun. Siya ay air gun siya na ginagamit, yun nga, mostly for competition. Tsaka as a hobby, siya po yung laruan na ginagamit. Nakakalibang kasi hindi mo naman malayan. Ano ka na pala? Asintado ka na. Sniper ka na. Ayun mo, sniper ka sa air gun. Ito kasi, pistolized siya. Tapos nahiwala yung kanyang ano eh, yung kanyang stock. Yung kanyang bat sa likod. Yung bat stock niya. Nahiwalay siya. Tapos, stainless steel, yung material na ginamit. Halos, buong ano eh, buong air gun, stainless. Ang nahaluan lang ng ito. Nahaluan lang ng bronze yung loob ng kanyang barrel. Yung pong parang main barrel siya. Yung dinadaanan ng pellet. Yan, nakahiwalay na siya. Naging ano siya, bronze yung ginamit nila. Nakapalaman sa loob. So yung main barrel niya, bronze. Yun lang yung na ibang material. Mga tornillo niya, stainless steel pa rin. So ganito yung ginawa natin sa kanya. Since stainless siya, naka-tigweld naman siya. Ayan, makapansin nyo, naka-tigweld. Kasi kahit sabihin natin, itong tank na to is makapal. Ginagamit na dati sa, ano nga siya, PCP na siya, o pre-charged pneumatics. Yung ginagamit niya is compressed air na. Hindi siya regulated, kaya kailangan i-regulate siya para mas maging accurate at saka consistent. So, ayan yung gauge niya, pinagtapat ko na, ayan. Pinagtapat ko na para kapag hawak mo siya. Ito yung quick peel, nasa kanan. Ano naman yan eh, gagamitin mo lang yan kapag magpapump ka ng hangin, yung magbubomba ka ng hangin para sa iyong power source. O yung tawag nila, power bank daw. Parang cellphone na, may power bank. So, ayan siya. Natin maano kung side lever siya basta bolt action siya. Ibig sabihin ng bolt para siyang tornilyo na pumapasok sa loob. Na ganoon. As in parang bolt niya. Kaya tawag nila bolt action. So ayan niya siya, tinigweld natin para matibay. Ang output naman niya medyo mababa, hindi ganoon kataas, nasa ano lang siya. 1 kpsi o hanggang 1.2. Yun lang po ang pwede mo ilagay rito dahil sa laki ng kanyang plenum. Yan, mas habang lumalaki yung plenum, mas bumababa ang applied na power. Habang lumalaki yung plenum, tandaan natin, bumababa yung applied power. Kasi kung lalagyan mo yan ng mas mataas na output, masyadong malakas sa hangin, and then sa limpad lang din naman po yung pellet, hindi rin naman siya ganun ka-accurate. So, doon na, ibababa. Hindi siya ganun kalakas na, as in, lumulusot sa parlina. Ganyan. Hindi siya ganun ka-powerful. Pero yung range niya, yung layo ng maaabot ng pellet po, malayo. Mas malayo yung maaabot ng pellet niya kahit mas mababa yung output niya. Dahil malaki yung plenum niya, sapat na sapat yung hangin na magtutulak ng pellet. Galing dito sa chamber. Ganoon, palabas ng barrel. Sapat na sapat yung hangin na lalabas doon. Ngayon, habang lumiliit yung plenum mo, tumataas din yung output na ina-apply mo sa kanyang regulator para masustinehan niya yung nawawalang yung kabawasan ng kanyang plenum. So, dadaanin mo siya sa output. Pero hindi po pwede yung airgun mo is walang plenum or napakaliit ng plenum niya. Hindi po maganda yun. Habang lumiliit yung plenum, lumiliit din yung bumababa din yung accuracy niya. Kung 100% ang accuracy or sabihin natin 95% ang accuracy ng mga airgun na kagaya ng FX dahil ang plenum niya is malaki.
Kung 95% yung accuracy niya, dahil malaki yung plenum niya, habang bumababa yung output, habang lumiliit yung plenum mo, bumababa din yung accuracy mo. So, ayan. Makikita nyo yan, ipaliliwanag ko yan dito sa isang air gun na nandito rin sa harapan ko. So, yun. Nagustuhan ko siya kasi ang cute niya. Yun nga lang, hindi ganun ka-perfect yung pagkagawa ng manufacturer kasi dito, nakatuhog lang yung tornilyo niya. So, means, ano yung i-hold niya, kaya nilagyan ko siya ng barrel bar kasi para matulungan niya to maghawak ng barrel. Kasi, yun nga, nakatuhog lang dito yung tornilyo. So, ang tendency, pag hindi maingat yung may-ari, pwedeng malost thread yun. And then, ito rin kabila. Ganun lang din, dalawang tornilyo lang nakahawak sa kanya. So, yun po yung nakita ko lang na disadvantage nung naging airgun na ito. So, testingin to sa firing range na, which is sa bukid, sa gubat, doon tele-testing yung ating mga airgun. Or, maglalagay ka sa iyong compound ng target, may target range ka doon, mayroon kang tina-target na naglalagay ka ng pwede po yun kasi airgun lang siya. Hindi katulad sa totoong barrel, hindi ka po pwedeng paputok ang paputok dyan sa bako, kahit bakuran mo yan, hindi pwedeng ganon kasi powerful po masyado yung totoong barrel, which is gun talaga. Ngayon, ito pong airgun, pwede siya basta nasa loob ka ng bakuran mo, naka-ano ka sa pader, doon nakalagay yung target mo, and then safe naman siya. Hanggang doon lang yung pellet niya. So, okay po yun. At ang isang lugar ay sa gubat. Yan po yung ating, sa gubat, sa bukid, yan, sa mga lugar, yung mga lugar na safe na magpiplinking ka, magsisiro ka, magpa-practice ka, doon po yun. Unlike doon sa totoong barrel, hindi rin siya, sa gubat, hindi rin sa bukid, lalong hindi sa kahit sa sarili natin bakuran, hindi rin po yun po pwede. Unlike yun sa airgun. Kaya po, yun, doon tayo. Sa firing range, hindi tayo, allowed tayo, pero hindi na natin kailangan sa firing range mismo ng totoong barrel. Kasi hindi naman totoong barrel itong ating ginagamit. Isa itong may tuturing na laruan or ginagawang hobby. Yun din mga hobby rin naman yan nung iba, yung mga totoong barrel. Pero ito lang po yung natin na hobby. Airgun lang tayo, hindi tayo totoong barrel. Kaya dito sa isa, kagaya na sinabi ko kanina, ito po pinadala sa akin kasi nung may-ari para i-upgrade din. Dati na rin po itong makikita nyo dito yung tank niya, yung dating power bank niya, which is yung yung deposito niya ng hangin nandito. Tinanggal na po yun, tapos gumawa tayo ng ginawa natin siya ng panibagong offset para mai-adapt itong tanke. Mas malaki naman siya, kaya sulit pa rin para malagyan siya ng regulator dati kasi unregulated siya. Nandito po yung niya, although nasa kanan siya, madali rin naman tingnan yung output gauge niya, and then ito yung input gauge niya. So, yun yung ginawa natin dito. Yung pong barrel, which is yung dinadaanan ng pellet, hindi na po pinadala sa atin yun, kaya ito lang. Ito po ay nakatindred ko siya, nakatred siya. Thread siya dito, then may thread din siya dito, yan, kaya parang nakakalas ito, nahahati siya into 3 parts mula dito sa offset. Kung kakalasin mo yung lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, magiging 6 to 7 parts siya kasama tong discharge band. So, ito siya, purong bakal. Yung isa, pinakita natin kanina, puro stainless. Ito, purong bakal siya.
iba yung sistema ng pag-adapt sa kanya, threaded siya. Kasi mas matibay po kasi ang steel kaysa ang disadvantage lang niya sa pagtagal ng panahon at siya gagamitin mo sa dagat, maano siya, kinakalawang siya. Yung stainless steel hindi. Kaya ngayon, kapag yung stainless steel itinred mo, dapat yun is permanent. Hindi siya dapat i-maintain o kalas-kalasin kasi malutong po ang stainless. Habang tumatagal yan, maaaring mag-crack kasi mas matigas nga siya. Pwede siya mag-crack, malustred. Unlike po dito sa bakal. Itong bakal, pwede mo kalasin anytime. Kalas ka, ibalik mo. No harm. No harm doon sa kanyang mga thread. Kagaya nga po nung ano, sabi ko na dati, ang composition ng kalawang is or yung rust is air and moisture. So, kapag po ito ay naka-sealed na ganyan, sealed tight siya, wala pong dadaang moisture, walang dadaang hangin. Kasi pag may dumaang hangin dyan, singaw yan. Pag may dumaang moisture dyan, singaw pa rin. Pag may nakapasok sa kanya. So, hindi kayo mag-aalala tukol doon sa kalawang. Very minimal ang magiging kalawang niya. Usable siya hanggat kailangan mong gamitin. Hanggat hindi siya nagkakasingaw, hindi mo siya kailangan kalasin. Andyan lang siya, intact siya. Kaya mo lang siya i-maintain pag yung lubrication lang. Lalangisan mo lang siya. Itong loob niya, nalalangisan din po yan. Tinuro ko na yan doon sa ibang mga videos na ginawa ko. Papapasukan mo siya ng oil sa loob. So, madali lang po yun. Part yan ng process ng paglalagay ng hangin. Pwede mong papasukin kasabay ng hangin para malubricate yung loob. So, no need na buksan mo pa yan para lang i-lubricate or para i-maintain. Tama na po yung papapasukan natin siya ng oil. Then hanggang kung saan siya makarating, yun siya, nakakarating din naman yan ng barrel, yung langis na inilalagay natin dito, pinapapasok sa loob. Same din dito sa stainless. Ang kailangan naman dyan, sa stainless, malubricate yung labas ng o-ring, yung o-ring na exposed doon sa loob. Tapos yung ibang mechanism niya, na which is a spring. So, ganito na, napakita ko na sa inyo yung mga bagong ginawa natin para yung sa ating mga kaibigan na ang hobby ay air gun. Ulit ko po, ito po ay air gun, hindi po ito deadly weapon o yung totoong barrel. Ito po ay isang laruan na laruan, mga specific age, ganyan, kailangan above 18 year old ka na. Mas maganda kung ikaw ay may mga seminar para sa safety nung ganito. Ganito, or yung kahit yung mga kagaya ng military, may mga experience sila. Kasi ito po ay parang para bang same na ano, tatama ka sa target, gano'n din yung sa kanila. Kaya lang ito, hindi gano'ng ka-powerful. Ito ay ginagamit para sa ating kasiyahan, pampalipas na ng ating oras, magpiplinking tayo para dumami yung mga kaibigan natin, kasama natin sa field, kasama natin sa ating sa field na lang. Tapos yan, lalawak yung mga kilala natin, hindi lang sa social media, pati sa personal. Mamimit natin, kagaya ko, namimit ko, pupunta rito yung iba na may aring iba, yung iba namimit ko sa labas, iba nakakausap ko sa social media. So dito po, sa mga pinakita ko, wala rin po dito tayong, wala pong for sale dito. Ito, pinadala lang sa akin nila para i-upgrade dito. Tawag pa nga nila, i-convert, pero hindi naman po convert yan. Kasi, yun pa rin yung sistema ng paggamit. Yung pa rin. Naging ano lang yung airgun mo, kung dati ay at 20 shots, ngayon minimum of 60 shots, accurate shot. Yun po yung minimum niya ngayon.
So, upgrade lang po yun. Hindi po yun. Pag sinabi mo convert, iibahin mo. Iibahin mo. Pati purpose nung ano, pati yung sistema nung paggamit sa kanya, yung ano, iniiba yun. Kasi convert nga. Hindi po convert yung ginagawa natin. Ang ginagawa natin ay upgrade yun. Upgrade para pati ano. Parang sa cellphone, kung dati yung cellphone mo is 3GB RAM, 64GB storage. Ngayon, ito ginawa natin, siguro 4GB RAM na, and then 256GB storage na. Kung sa cellphone, yun ha. Since ito ay airgun, yun pa rin, ganun pa rin. Kung sa cellphone, kung cellphone siya, hanggang ngayon, cellphone pa rin siya. Pinabilis lang, pinalakas, at pinarami. Yung sisidlan na, yung lalagyan ng hangin, yung storage ng hangin, yung kanyang power bank. So hanggang dito na lang, yun lang naman ang purpose ko, may pakita sa inyo yung dalawang klase ng pag-upgrade niya. At makita natin, nagandahan kasi ako sa mga itsura niya. Kaya yun, ginawan ko na rin ang video. So magandang araw sa inyo lahat.